Papagpalang araw po sa inyong lahat. Heto na nung pumuli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturno sa Torcona 2, upang magbahagi sa inyo ng mga makatotohan ng kwento patungkol sa aking mga personal na karanasan na aking tinatahak ang mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim na ipinagkaloob sa atin ng dakilang isa sa pamamagitan ng sinaunang maestro na siyang mga nagpasa sa atin. Bata pa ako, hindi naman lingid sa aking kaalaman ng ganitong mga bagay. Ako yung mulat sa ganitong mga pagkakataon sa buhay ko, sapagkat ang lola ko ay isang manggagamot din o tinatawag nilang mananawas sa aming lugar sa norte. Kung kaya't ako'y mulat sa ganitong mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko inaakala sa aking paglaki o sa pagtanda ko, hindi ko in-expect sa sarili ko na sa aming lahi ay ako ang pagkakalooban o magmamana ng ganitong mga bagay. Ako'y nagkaroon ng asawa, ng pamilya, at ako'y namasukan o nag-ibang bansa. Bagamat hindi italo sa aking isipan kung paano na ipasa sa akin ang aking kakayahan, ngunit may isang pagkakataon sa buhay ko ang siyang pumukaw sa aking damdamin kung sino ba talaga ako sa mundo ng espiritual. Ano ba talaga ang aking misyon sa mundong ito? Sino ba talaga ako bilang isang tao na isinilang sa pagkakataong ito? At paano nabuo si Maestro Virgo? O tinatawag nilang Commander Saturn ng Saturn Coronados? Sa mga sandaling ito ay hahayag ko sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Sana'y maibigan niyo ang mga pangyayaring ito na aking ilalad sa ngayon, na siya naging makatotohanan sa aking buhay base sa aking naging mga kaganapan o talagang kung ano talaga ang nangyari ay ilalahad ko ang mga ganitong mga bagay. Matagal na rin ako namasukan sa gitnang silangan ng mga panahon na yun. Palagi ako nagtitindan sa bayan, nagtitinda ako ng mga kakanin, ng mani, ng mga turon o kung ano ba, o tsinta, o kaya naman ay biko. Sapagkat nakagawian ko na ito. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko magsikap para sa pamilya ko. Bukod kasi sa trabaho ko, sa kumpanya, ay hindi naman din ganun kasapat-sapat ang aking kinikita at kadalasan ay nadidelay pa ang sahod. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi ko inisip yung ganun bagay. Bagkos ay nagsikap ako, naranasan ko mamasukan sa iba't ibang lugar, establishmento. Naranasan ko rin mag-part-time, nagtinda ako ng mga ukay-ukay sa ibang mga lugar at binibigyan nila ako ng halaga, kanting halaga para sa akin kada matapos ang aking trabaho. Yun ang aking ginagawa. Habang ako ay nagtitinda, paikot-ikot ako sa bayan, meron akong isang taong nakilala. Nung tinitingnan ko siya, ang taong ito, ay parang iba ang pakiramdam ko sa kanya. At nagtanong ako sa kanya, sapagkat ng mga panahon na yun, ang aking biyanan ay nagkakaroon din ng problema patungkol sa espiritual. Naghahanap ako ng pwede makatulong sa aking biyanan ng mga oras na yun. Ngunit merong isang lalaki na nagtanong sa akin, kapatid, ano ba binibenta mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ano po, mani. Bibili po ba kayo? Sabi ko. Sabi niya sa akin, hindi. Tapos pinagmamasdan niya ako, nakangiti lang siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, parang may problema ka. Sabi ko, meron po kasi yung problema. Yung mismong biyanan ko po, may sakit po sa espiritual. Naghahanap nga po ako ng magagamot. Sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya sa akin, napakabuti mong tao.
at nakikita ko sa aura mo napakaliwanag ng aura mo. Hindi mo ba alam sa sarili mo, sabi niya sa akin, na meron kang gabay? Ngunit natutulog lang ang iyong gabay. Sabi niya sa akin, siya ay dating manggagamot din. At bukod doon ay meron siyang naging konting kasalanan o naging pagkakamali kung kaya't binawi sa kanyang iba niyang kakayahan. Personal yung kanyang sinabi, ngunit hindi ko na kailangan ilahad pa yung bagay na yun. Habang tinitingnan ko yung tao na yun, nakikita ko ang sarili ko sa kanya na ang edad ko ay 10 beses na mas matanda ang kanyang edad kumpara sa akin habang tinitingnan ko siya. Ngunit ang tingin ko sa kanya, ako at siya ay isa. Na animoy ako'y tumitingin sa salamin. Ngunit nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa kanya. Ang sabi niya sa akin, bihira ako makakita ng ganyang kataong katulad mo na napakaliwanag ng aura. Alam mo ba, sabi niya, matagal na kitang hinahanap. Sabi niya sa akin, bakit naman po? Sabi ko, hindi niyo naman po ako personal na kilala. Yan ang hindi mo alam. Matagal na kitang sinusubaybayan. Kahit sa mismong pagkabata mo, pinanganak ka pa lang, sa edad mo, 15 years old, nagkaroon ka ng malubhang sakit. Muntik mo ikinamatay yung bagay na yon. Ngunit patuloy na bumababa ang mga gabay sa'yo, ang mga anghel sa kalangitan na itinakda para sa'yo, na patuloy silang bumababa para sagipin ka. Marami kang pagsakripisyo sa buhay mo na talagang ininda mo yung mga bagay na yon. Ngunit naririto ka, nagpapatuloy ka pa rin. At napakabuti mong tao. Tapos sa mga sandaling yon, sabi niya sa akin, hindi mo ba alam matagal ka nang pinasahan ng lola mo? Ikaw ang nakatakda sa bagay na ito. At ilang taon ka na ba? Sabi niya sa akin. Nabanggit ko sa kanya ng edad ko, nasa 30 plus na ako that time. Sabi niya sa akin, tamang-tama. Ngayon ang tamang panahon. Matagal na kitang inaantay. Matagal na kitang sinusubaybayan. Sa pagkakataong ito, buti nagkita tayo muli. Sabi ko, paano po tayo nagkita muli? Matagal na, hindi, ngayon lang po tayo nagkita. Hindi mo lang siguro alam, matagal na kitang sinusubaybayan. Tapos sabi ko sa kanya, saglit lang ha, may bibigay ako sa iyo, sabi niya sa akin. Ano naman po yun, sabi ko. Meron siyang ibinigay sa akin na hindi pangaraniwan sa lahat ng mga taong may taglay din sa karunungang lihim na nagtatangan ng kanyang mga gamit o banal na gamit. Meron siyang ipinagkaloob sa akin na sabi niya sa akin, ang mga gabay na ito ay mga anghel ito, mga mandirig mga anghel. Pangalagaan mo sila katulad ng sarili mong buhay. Ito ay hindi pinagbibili katulad ng mga nabibili sa mga kung anong mga bagay. Ang bagay na ito ay para sa iyo lamang. At huwag mong ipapakita kahit kanino man. Yun ang sinabi niya sa akin. At ang mga gabay na ito, habang ikaw ay nabubuhay o nabubuhay, ay gagabayan ka nito hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Basta't maging makatotohanan lang o maging makatarungan lang ang iyong pagpapasya sa bawat sandali ng buhay mo. Gagamitin mo ito sa pangkalatang pangkabutihan at tutulong ka sa mga taong na walang hinihingi kapalit na bagay upang maging kalugod-lugod ka sa paningin ng dahilang isa. Yun ang binanggit niya sa akin ng mga panahon na yun. O sa paningin ng nag-iisang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngunit noong mga panahon na yun, sabi ko, takantaka ako. Nung binigay niya sa akin yung bagay na yun, di hinawakan ko, tapos sabi niya sa akin, ang bagay na yan ay pwede mong usalin, may nakapaloob dyan. Sabi niya sa akin, yan din ang tutulong sa iyong biyenan. Subukan mong usalin sa biyenan mo yung bagay na yan at yung mismong gumagambala sa biyenan mo ay talagang tatamaan. Parang sinipan ng kabayo yan ng makailang beses. Ganong kalakas ang binigay ko sa iyo na yan, yung bagay na yan. Ngunit sabi niya sa akin, lagi mong pakakainin ito. Sa umaga, sa iyong almusal, bago ka mag-almusal. Sa tanghalian, bago ka mag-almusal, ay magtanghalian. Gayun din sa gabi, bago ka maghapunan. Lagi mong papakainin ito, ang mga bagay na ito na ipinagkaloob ko sa iyo. Maraming pa sana akong dapat itanong sa kanya. Kaya lang ng mga panahon na medyo nagmamadali na rin siya, nagmamadali din ako. Nung tinignan ko yung binigay niya sa akin, tapos baka ibang naging naramdaman ko, pagtingin ko sa kanya, pagtalikod ko, at tumalikod ako saglit, ngayon tinignan ko yung binigay niya sa akin, pagtalikod ko, hinahanap ko na siya, hindi ko na siya makita. Para ako na mamalikmata.
Hindi ko in-expect yung bagay na yun. Sabi ko sa sarili ko, anong hiwaga yung nakarating sa akin? Nasa panahon na ako'y gupong-gupo at dapang-dapa ako. O talagang wala akong malapitan na ibang mga tao o sino man. Ngunit dumating sa akin ang isang gabay na sa aking pagkakaintindi at ako ay siya ay isa. Napakahiwaga ng karanungang lihim, sabi ko nga sa inyo. Yung mga panahon na yun na ako'y pinasahan ay hindi ako makapaniwala, sabi ko, sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako? Ang sinabi niya sa akin ng mga panahon na yun, ikaw ay nakatakda sa bagay na ito. Nasa lahi niyo ang ganitong mga bagay. Kaya tanggapin mo yung bagay na ipinagkalob sa iyo. O banal na bagay na ipinagkalob sa iyo. Ang Diyos naman makapangyarihan sa lahat. At umuwi ako nung time na yun, kahit pagod ako sa pagtitinda, may kunting galak sa aking puso at nabanggit ko sa aking misis yung bagay na yun. At natakot pa nga yung misis ko, sabi sa akin, baka kung ano na yan ha, sabi niya sa akin. Pero sabi ko, hindi. Naniniwala ako sa tao na yun, sabi ko. Dahil siya at ako ay isa, nakikita kong sarili ko sa kanya. Medyo may edad lang siya sa akin ng konti. Sabi sa akin ng misis ko, basta mag-iingat ka lang, sabi niya sa akin. So nag-research ako. Hinanap ko yung mga bagay na yun at natuklasan ko ang talagang kahulugan niya, buhay na kahulugan. Ngunit, sa aking mga agam-agam ay nananalangin ako sa dakilang isa na mabuti sa kitaasan. Noong mga panahon na yun, mga sandaling yun, nawala ang aking mga agam-agam. Nang sandaling silipin ko yung binigay niya sa akin at banggitin ko ng mga takasan doon, ay nakaramdam ako sa unang pagkakataon ng init at lamig. At sinimulan ko rin ang pagdidibusyon sa Sator Coronados. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na sinusubok ako ng mga kalaban. May mga pagkakataon na nagpapakita sa akin ng demonyo na talagang gusto nila akong pigilan sa pagkakataon na iyon. Nang natanggap ko ang basbas sa akin, yung mga panahon na pinagkalob sa akin ng tao na iyon, yung kakayahan na iyon, nang matanggap ko rin ang basbas, ay first time na ako nakita na nagkumulog at kumidlat sa lugar na pinalalagyan ko. At napakalakas ang buhos ng ulan. Hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Meron akong maliit na motor, ngunit bahambahan na sa paligid. Ang pinagtataka ko lang, nung inusal ko yung bagay na pinagkalob sa akin, tinawag ko ang mga gabay na nakapalob dito, ay nakauwi ako ng parang lumulutang yung aking motor, na hindi ko maintindihan kung bakit. Parang hinahawi ang tubig na napakalalim. Napakagaan ng motor. Kung paano nakauwi ako, hindi ko maintindihan. Basang-basa ako ng mga panahon na yun. Wala pang kuryente, walang ilaw sa lugar namin, sa lugar na pinagtutulugan ko. Hindi ko in-expect yung mga ganun pangyayari. So, unang pagkakataon, niligtas ako ng mga gabay. Napakalakas ang hulug at kidlat. Kung tatamaan ako, bakit hindi? Pero hindi, inilihis nila o nilayo nila ako sa kapahamakan ng mga oras na yun. At naramdaman ko ang unang pagkakataon ng paparamdam sa akin ng mga gabay. Nariyan na nangangapal ang aking likod, ang aking tagiliran, at tumalas ang aking kaisipan, tumalas ang aking pakiramdam sa mundo ng espiritual, at unti-unting bumubukas ang aking katlong mata. Sa pagkakataon na yun, ay sabi ko nga, may pagkakataon na may kulang pa sa akin, sabi ko sa sarili ko. Kaya nga, mas pinili ko, kahit ako sa pamilya ko, sabi ko nga sa inyo, nasa lahi ko ito. At may pagkakataon na pwede kong sabihin ako isang Bertudis. Ngunit bakit nabasbasan ako at binagkalooban ako ng isang bagay na hindi ko in-expect, na hindi ko man hiningi o hindi ko inasam ang bagay na yan ay pinagkaloob sa akin ng taong, sabi ko nga, na napakahiwaga niya. Ngunit sabi ko nga sa inyo, dumaan pa rin ako sa proseso. Inabot ako ng isa't lahating taon hanggang sa matanggap ko ang ikalawang basbas sa akin. At sumunod ba ang ikatlong basbas? Ngunit hindi ko na may kwento kung anong mga pangyayari na yun. Sa mga susunod na kwento, siguro ibabahagi ko sa inyo kung anong mga pangyayari na yun. Sabi ko nga sa inyo, napakahiwaga ng mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim. Minsan may makakasalamuha ka na hindi mo ini-expect. At sa pagtanggap ng mga ganyang bagay, isa lang masasabi ko, ang mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim, ay huwag mong asamin ng gusto. Bagkus,
ay hayaan mo lamang patunayan mo ang sarili mo sa dakilang isa at kusang matatanggap mo ang mga bagay na yan nang hindi mo in-expect o hindi mo inaantay o hindi ka sobrang desperate na makuha yung bagay na yan. May mga tao na napakatagal na nilang dedebusyon pero nangyayari sa kanila sobrang frustrated na nila, bakit wala pa rin, walang ganito, walang ganun, sapagkat may mali sa inyo mga kapatid. Bilang tagapagturo ninyo sa mundo ng spiritual, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong asabi ng mga bagay na yan. Mas baling mangusap ka sa dakilang isa at isuko mo sarili mo sa kanya. Katulad ako, sabi ko nga, hindi ko in-expect ang mga bagay na ito na ako'y mapasahan ng mga ganitong mga pagkakataon o mabigyan ng ganitong pinakadakilang misyon sa aking buhay. Baka matapasahan ako ng lola ko, napasahan pa ako ng ibang tao na hindi ko in-expect kung sino man yun. Ay maraming maraming salamat sa kanya. Isang pasasalamat din sa kanya sapagkat siya'y naging gabay sa akin na wala si Maestro Virgo sa harapan ninyo ngayon o sa social media ngayon. Wala rin ang sinatawag nilang Commander Saturn ng Saturn Coronados sa pagkakataon na umaharap sa inyo o pinakikinggan ninyo sa pagkakataon na aking mga minsay o sinasabi base sa aking mga personal na karanasan. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay na naging personal kong karanasan, kung kaya't sabi kong makatotohanan ang mga bagay na ito. Sana ay magkaroon ng o makapulutan nyo ng konting aral ang aking binahagi sa ngayon. At patuloy lang po kayong sumubaybay sa ating channel. Gayun din po na naririyan ang subscribe button at click nyo yung notification bell sa lahat. Hit nyo rin yung like at saka share nyo itong channel na to na may isang katulad ko na ipamalita nyo sa iba, na may isang katulad ko na hinahanap ang mga taong karapat-dapat na magtaglay ng mga bagay na ito. Ano mang bagay na inaasam ninyo, minsan hindi yun ang naging nangyayari o natatanggap nyo sa mga sandali ng inyong buhay. Ngunit huwag kayong susuko. Sabi ko nga, mas baling isuko nyo sarili nyo sa dakilang isa na mabuti sa kaitahasan, sa pangkalatan. Who knows, sa pagdating ng araw matanggap nyo yung mga bagay na yan. Sapagkat minsan kapag inaasam mo, lalong lumalayo ang mga bagay na ganyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli.